Isang linggo bago ang pilot implementation ng limited face-to-face classes, sub-sub na sa paghanda ang ilang eskwelahang kasali rito. Saksi, si Dana Tingkungko. Isa ang Lala Elementary School sa Pagadian City sa tatlong paaralan sa lungsod na sasabak sa pilot face-to-face classes. Abala mga karpintero sa paglalagay ng mga paskil para hindi malito ang mga estudyante sa magiging bagong patakaran pag-apak nila sa paaralan. Pangunahin dito, mga paskil na magsasabi kung saan pupuesto ang estudyante para mapanatili ang physical distancing. Pili lang ang makakapasok kada baitang at salitan ang grupong papapasukin every other week. Paano masisigurong walang estudyante na makakalusot na masama ang pakiramdam? Pagkuha sa iyang body temperature, taas, so dili na siya magkasulod diretso dito sa classroom. Kung dili, adto na siya dito sa among isolation room. Oh, dayon, amo na dayong ikuan ang anin diri among school clinic dayon. Di anak pod ang amo ang nurse. Pati sa Nelmida Elementary School sa Barangay Assumption, Coronadal City, iniyahanda na rin para sa pilot face-to-face classes sa Lunes. Mixed emotions po. First is, syempre kailangan mo mag-take ng risk ngayon na i-open yung paaralan sa bagong normal or new normal na setting. At saka at the same time, excited na rin kasi muli na namang babalik ang mga estudyante sa silid-aralan or sa face-to-face classes. Sa paaralang ito, 160 na estudyante mula kinder hanggang grade 3 ang pinapayagan munang pumasok. Lalagyan ng picture ng mga bata ang upuan para alam nila kung saan sila pwedeng umupo. Permanente ito at bawal ang palipat-lipat kumpara noon. Kahit recess, hindi rin daw pwedeng sabay-sabay ang labas ng mga estudyante. Naunang sinabi ng DepEd na posibleng madagdagan pa ang bilang ng mga paaralang isasali sa pilot implementation ng face-to-face classes dahil na rin sa dumaraming nababakunahan at bumababang kaso ng COVID-19 sa bansa. Pero giit ng grupong Alliance of Concerned Teachers, dapat daw bago pa magsimula ang face-to-face classes, siguruhin ng gobyerno na may maayos na ventilation, air filtration at sanitation facility sa mga paaralan. Dapat din daw iarangkada ng husto ang vaccination program at magsagawa ng lingguhang testing sa mga guro at staff na lalahok sa face-to-face classes. Dapat din daw mag-mass hiring ng mga school nurse at maglaan ng medical funds sakaling may mahawaan ng COVID-19 sa paaralan. Hinihingan pa namin ng pahayag ang DepEd dito. Ako si Dana, tingkong ko ang inyong saksi.